welcome back to my channel. Salami kasama. So wala ako ngayon sa Bohol dahil nandito ko ngayon sa bandang norte ng Pilipinas. So nag 3 days vacation tayo dito sa Ilocos, Pagudpud sa Kasabigan. So meron tayong tour package sa Paparana Tours. Ayan, so for today, ngayon, first day namin dito ngayon sa ating pupuntahan. At nandito tayo ngayon sa San Juns. So located dito sa, ano kuya? Kuliling? Kuliling. So located dito sa Kulili, Paway, Ilocos Norte. So dito tayo magka-farmers para tong desert safari sa Dubai. So nakatry na kami dun sa desert safari sa Dubai nang nakasakay kami sa 4x4. So ngayon, ang titingnan natin yung loob nito ng sand dunes at makikita natin kung ano yung ipinagmamalaki ng Ilocos dito sa kanilang pinagmamalaking sand dunes. So ano kaya kung gusto nyong pumasyal dito sa Ilocos Norte? Halika kaya panoorin niyo tong video na ito. So, ito mga farmers, dalawa pala na 4x4 na ganitong sasakyan yung re-rent natin. Kasi 14 katao kami dito. So, natin na lang namin 6 and 6. So, tapos may isang sobra yung isa, kaya 13 kami lahat. Then, ang rent nito is 2.5 per 4x4 na sasakyan. So dahil dalawa yung inarakila namin, so total to ng 5,000 pesos and ang duration niya ng tagal mag sand dunes is 1 hour. So hintay lang natin yung isa pa na sasakyan natin and ready to go na tayo sa desert safari ng Ilocos. So ito mga farmers, yung isa, dumating na yung isa. So tara. Ayan pa. So ito yung isa na sasakyan natin. Color blue and maroon. Sama sila Nina. Sa driver na si Kuya. Ayan. May maraming kasama. Ayan, si Ratites, si Alex, si Bruno, si Dalvin, si Athena. So ayan mga farmers, so ready to go na kami at enjoy the vlog dito sa Ilocos Norte. Thank you.
So, yun mga ka-farmers, ang update nagkakaroon ng sand dunes dito. Punta naman daw kami sa sandboarding. So, ang ganda ng view dito kasi may view siya yung dagat. Ang blue na blue yung dagat. Ang ganda sa picture taking. So, huminto kami dito banda sa tabing dagat para mag-picture taking. Then, ngayon, papunta na kami sa sandboarding. So, hindi ako mag-sandboarding. Napakainit! So, mag-video na lang ako sa mga kasama natin na mag-sandboarding. So, yun mga farmers, after namin magtingin ng mga pics, so meron din dito mga souvenir pictures once gusto nyo pong mag-avail. So meron 160 per picture. So ang dami yung pagpipilian kung anong mga shots na gusto nyo. Then after nyo magpili ng mga picture, pwede kayong mag-sunboarding. So here yung sunboarding. So hindi man ako magsa-sunboarding pero ayan, may nag-try. So, nakasakay ka lang sa parang surfboard na parang board, then ibabagsak ka. Hindi ako masyado mahilig sa ganito, mga ka-farmers. Pero, tingnan natin yung mga kasama natin if ever mag-try. So, videohan ko later. Ayun! So, yun yung sunboarding. Meron kayong bamboo stairs na sasakyan, na aakyatan hanggang taas. So, para makarating. So, si Kobe at si Totoy na lang yung binidyo natin. Ayan. Then after sa taas, meron siya doong mataas na hill kung saan ka mag-slide. Oh, yun, akyat. Ano pa tawag yan, Neng? Ano? Ano ba yan? Hindi. Sandboarding. Sandboarding, ayan. Nakakyat na yung dalawang magtiyo. Si Dandan at si Hobby Boy. Tabang. Ayan sila, nakakita nyo. So, pwede rin dito mag-picture, mga farmers. Ayan, pwede rin siya mag-picture. So I don't know kung pwede siyang sabay, pero feeling ko pwede naman. Parang delikado kasi siya, malayo siguro yung distansya pag magsasabay kasi baka magka salubong. Umupo. Tapang to, batang to. Ayan na. Ayan na, oh. Wow! Wow! Ano ba yun? Hindi mo nag-ahawak. Oh, ito si Dandan. Ito si Totoy. Naka, mga gumulong! Oh, yan si Dandan. Saan ka? Diyan ka? Wait lang kayo, mag-video pa po ata sila baka kita. Oh. Yan, last na si Dan. Makakaba naman si Dandan. Baka gumulong to. Trending to. Ay, yan na. Woo! Ah, marunong! Okay, wow! Okay, so yun yung sunboarding. Malacanang of the North. Tapos meron din available na motocross para ano ba? Kuya, ano ba tawag dito, kuya? Kuya, ano tawag dito? Kuya, ano tawag dito? ATV. Ayun, ATV ride. So, ang bayad 700 pesos per 20 minutes. So, pwede na rin mga farmers dahil may enjoy mo yung view ng windmill. Kaya lang kasi si Totoy,
Hi guys, ito day 2. Day 2 namin ngayon at nandito kami first stop sa Batanes of the North dito sa pagudpud pa to. So, kung makita ninyo, akyat tayo sa taas. So, medyo marami tayong ginagawa dito sa ating mga lakad, puro akyat-akyat. So, marami tayong maakyatan na nagaganap. So, marami kami napuntahan kahapon. Hindi ko na nasinama din sa vlog. Like yung lighthouse. Then, marami pa. Ayan. Windmills lang yung naisama ko. Saan? Balyo. Malacanang of the Palace. Ay, Malacanang. Malacanang of the North. At napakagandang tulong sa kanila community sa buong lugar nila. So, sobrang ganda. Tingnan. Ayan. Talaga sa dadaanan po dito sa Ilocos, Norte. So, yun mga farmers. After Batanes of the North, first stop namin kaninang umaga, day 2. So ngayon, papunta kami ngayon sa Cabigan Falls. So falls to, titingnan natin kung anong itsura ng falls dito sa Ilocos. Papa. Marami tayong kasama, 13 tayo lahat. And very excited tayo makita yung falls dahil karamihan ng mga tao ay mahihilig maligo sa mga ganito. So from the labas, from doon sa pinakapinatigilan ng van. So, maglalakad kayo daw ng mga 15 minutes. Medyo mahirap yung nakarin sa unahan, medyo pataas. Pero ngayon dito naman sa paakyat na medyo hindi naman mahirap. Patag na. So, pakita ko sa inyo yung view. At pag nakarating na ako doon sa Cabigan Falls, so papakita ko sa inyo yung buong falls doon. So, yan yung kanyang view. Pagod na pagod ako sa lakad. Pag maglalakad ka papunta sa falls, forest nila dito. Very natural, very very green. Lamig pa ng klima. So pag ilog, falls, alam nyo naman malalamig yung view. Malalamig yung falls. Thank you.
yan, maka-farmers yung Kabigan Falls. So, napakalamig ng tubig dito, maka-farmers, and sobrang enjoy na yung Malalim dito. Malalim dito.